Sorry nga. Uy, ang aga-aga mo yata ah. Saan ka pupunta? Mag-arap kong jowa. Ay, si Lola. Harap na, Lola. Tigilan mo nga ako. Huwag mo ako idamay dyan. Eto naman po. Nagbibiro lang ako. Meron po akong lakad. Meron akong appointments. Kaya alis ako maaga kasi ayaw ko ma-traffic. Babu! Ingat ka, Pepay, ha? Cute talaga ni Makma. Ang thoughtful, thoughtful. Ano kan mo nga ako? Oy, Pepay, may gatas pa sa labi ang apo ko. Eh, yun nga pong gatas ng apo niyong gusto ko, Lola, eh. Tumigil ka nga. Excuse me po, meron akong jowa sa prison, no? Teka nga, nakadroga ka ba? Ako, adik? Ako, adik? Eh, baka po kayong adik. Eh, ang payat-payat niyo nga, eh. Si Pepay talaga pala biro. Tantanan mo na nga ako. Ano? Nagbibiro lang po ako. Arisa po ako. Hindi po ako adik. Meron po kang jowa sa prison. Hindi po kami adik. Babu! Sige na. Huwag ka makikinig doon. Asawa ko talaga. Gwapo ka na, no? Gusto ko ako pinakagwapo sa buong mundo. Gusto ko, ikaw na ang pinakapangit na tao. Para wala nang babaeng hahabol sa'yo. Sweetheart, ikaw lang babae sa buhay ko. Oo na po. May dinner meeting ako tonight. Okay, fine. Ay, before I forgot, si Carla nga pala. Dito muna mag-stay this week. Masyado kasing malayo school niya sa Alabang eh. Nag-offer na ako. Every weekend siya na kay Mami. No problem. Aalagaan kong kapatid mo. Talaga? Okay, malilate na ako. I have to go. You have a nice day, ha? Mwah. Makisama ka sa asawa ng Kuya Mauro mo, ha? At wag na wag madudulas ang dila mo sa totoong pagkatao niya. Eh, bakit kailangang itago pa? Kailangang irespeto natin ang desisyon ng kuya mo na makapag-asawa. Magkapamilya tapos magkakahiwalay. Paano na lang kung malaman ni Ate Georgina na hindi pala tunay na lalaki ang asawa niya? Mami, hindi naman pwedeng habang buhay eh. Matatago ni Kuya forever yung true identity niya. Malay mo, magbago ang ihip ng hangin, lalo na kapag nagkaanak na sila. I doubt it. Kuya is still seeing his lover. Hindi overnight ang pagbabago ng isang tao. It will take time. Mami, naawa lang naman ako kay Ate Georgina eh. In a way, parang niloko na rin siya ni Kuya. Wala siyang kaalam-alam na ang pinatulan niya pala. Eh, pusong babae. Mahal nila ang isa't isa. Yun ang importante. Good luck na lang sa kanila. Basta ako, dead ma. Ano ba? Ewan ko ba kung ba't ganyan kayo lumabas ng mga kapatid?
Hanggang kailan tayo ganito? Corny mo kasi, nag-asawa ka pa eh. Gusto ko magkapamilya, no? Pwede. Kakalimutan mo na ako. Lex, di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo akong iwan. Hindi kita kakalimutan. Basta tawagin mo lang ako, ha, pagka may kailangan ka. Thank you, ate. Mukhang maganda tong girl na to, ha. Best friend ko yan. Para nga kaming twin sisters niyan, eh. Mukha nga. Hayaan mo, ipapakilala ko sa'yo si Clarice. At saka, ate, baka pwede kahit paminsan-minsan madalaw niya ako. No problem, basta ikaw. O, paano? Hahanda ko na ang lunch natin para makakain ka na, ha? Thank you, ate, ha? Marami na tayong nainom. Baka mamaya magsusuka ka na naman. Huwag kang mag-alala. Pampainit lang para magka-baby na tayo. Lasing ka na yata eh. I love you. Totoo ba yan? Tuwing nalalasing ka lang, saka mo sinasabi ang I love you. Bakit? Hindi ka naniniwala na mahal kita? Halika na, tulog na tayo. Pwede bang mag-usap tayo? Wala dito, asawa mo. Hindi siya madalas mag-gym lately. Pwede ka bang makausap? Kung maging scandal ako, wag dito. Matatanggal ako sa trabaho. Hindi naman ako marunong makipag-away eh. Kayo ba ng asawa ko? Bakit di siya ang tanongin mo? Sa'yo ko mismo gustong marinig. Natagal kami. 5 years. Malaki ang tiwala namin sa isa't isa at malaking respeto namin. Bihira kami mag-away. Nung mag-asawa siya, hindi ko sa sinumbatan dahil kahit ano man ang mangyari, alam kong hindi niya ako iiwan. Mahal mo ba si Mauro? Wala siguro maniniwala pero yun ang totoo. Aalis na ako. Kung pwede sana, huwag mo nang sabihin kay Mauro na kinausap kita. Siguro naman, pagbibigyan mo naman ako doon. Hindi mo ako kanibal kay Mauro. Hindi ko siya agawin sa'yo. Dahil magkaiba ang posisyon natin sa puso niya. Hindi ko tuloy alam kung paano siya i-confront. Kung sa bagay, pareho lang kaming sumubok na magbago. Naglihim ka rin tungkol sa pagkatao mo. Kaya patas na kayo. Nakakatawa.
Kaya pala mas banidoso siya sa akin. Mas perfectionist. Mas babae pa pala siya sa akin. Huwag mo siyang pagtawanan. Kung ayaw mo rin pagtawanan niya tayo. Gabi, anong gagawin ko? Magpakatotoo kayong pareho. But give it time. Kung maghihiwalay kayo, maghiwalay kayong magkaibigan. Pakawalan niyo na ang isa't isa. Huwag mo akong iiwan, ha? Ikaw lang naman ang nangiiwan sa akin, eh. Nandito lang ako para sa'yo. Wala ka sa akin, Rodelia. Ibang klase magmahal ang mga to. Alam mo, tsaka yung ibibigay ko sa iyo, yung malapit ng lumaya. Alam mo, itong mga to, uhaw-uhaw yan sa pagmamahal at sa pagkalinga. At sa paglaya nila, kasama ka sa pagbabagong buhay nila. Pero, Pepay, kinakabahan ako. Naku naman, oh, eto, magbasa ka na lang ng sex files, oh, para pagharap mo dun sa lalaki mamaya. Sensual, sensual ang dating mo. Halika na. Mga kapatid, nandito tayo sa kulungan upang pagbayaran natin ang ating mga kasalanan. Ngunit, hindi lamang tayo nagkasala sa batas. Mas nagkasala tayo sa ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang ating Panginoon ay paulit-ulit tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo magpapatuloy sa paggawa nito. Buksan natin ang ating mga puso para sa pagmamahal ng ating Panginoon upang makamtan natin ang kanyang kapatawaran. At patawarin natin ang ating mga sarili. Yan yung ipapakilala ko sa'yo. Upang makatanggap tayo ng tunay na kapayapaan. Pepay, brothers and sisters, kinakabahan ako. Magnilay-nilay. Ano ka ba? Renewed Christian na yan si Angel, kaya mabait na yan. Magmahalan tayo. Yun. Dahil yun ang Diyos ay papagod dito. Purihin natin ang Panginoon. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Oh, ayun na. Anghel, siya yung sinasabi ko sa inyong papakilala ko sa'yo, si Rodelia, yung kaibigan ko. Delia for short. Mabuti.
Ano sarap naman itong mga dala mo? Mabubusog ko na ito ng gusto eh. Ubusin mo yan, ha? Tikman mo nga pala yung longganisa ko, homemade yan. Yan nga pala ang negosyo ko. Sa awa ng Diyos, palakas naman ng benta. Nasabi nga ni Pepay na ito nga negosyo mo. Ang sarap ng longganisa mo, ano? Nasaan nga pala ang pamilya mo? Wala. Wala na akong pamilya. Kinalimutan na ako. Anong naging kaso mo? Frustrated murder. Kamonto ko na mapatay may-ari ng restaurant. Tinanggal ako sa trabaho. Pinahiya pa ako. Bakla kasi yun. Hindi ko kasi pinatulan. Kaya ayun, nagdilim ang paningin ko. Kamonto ko na mapatay. Masamanda mo, kaya yung buhay pa. Malapit ka na nga raw lumaya. Oo, malapit na. Nakapagbagong buhay na ako. Pero kahit dito, wala. Wala akong girlfriend. Pero, para nakita ko na yung mamahalin ko. Pinuhos ko ang oras ko sa pag-aalaga sa kapatid ko. Nalibang din ako sa pagninegosyo. Kaya, nakalimutan mong magmahal. Huwag mo naman sanang isipin na mababang uri ako ng babae. Paano kung mabuko ka ng ate mo? Sabi mo na kasi yung totoo. Ayoko siya mabigo. Gusto niya ako makatapos ng pag-aaral. Eh naman, no. As it is na, binigo mo na rin naman yung ate mo. Siya tumapilit na kumuha ko ng course na hindi kaya ng utak ko. Hindi ako matalino, pero sinubukan ko. Eh, ano plano mo? Magpe-pretend ka na estudyante dito, eh, kick out ka naman. Malakas ako sa garden school. Pwede ako maglabas-masok dito. Tsaka yung grade ko, tsaka yung class card. Pwede sa recto. Leia, time will come, mahuli ka rin na ate mo. Naguguluhan nga ako eh. Easy. Let's have fun. Smile ka naman. Oh yan, ang ganda mo, di ba? Tara na. Katutak ang order natin. Bilisan mo dyan. O, ilabas mo na to. Hi, ate. Uy, bagong hairdo ah. Si Pepe kasi kinulit ako magpa-parlor kanina. Bakit ba? Okay lang. Di kasi ako sanay na ganyan itsura mo eh. May nagpapaganda ka sa akin. Sino? Ibig mong sabihin may boyfriend ka na? Wala, wala. Nagbibiro lang ako. Bakit ayaw mo? Depende ate sa lalaki. Kung di matino, tutol ako. Leia,
nasa tamang edad na ako para makapagrelasyon. At alam ko na rin kung anong gagawin ko sa buhay ko. Makakatapos ka na sa pag-aaral, kaya makakahinga na ako ng maluwag. Sige ate, pahinga na ako. Ganda forma mo, ah. Sige. Pedro! Tapos na ba yan? Oo. Dali mo na yung tosino dito. Hoy, dali mo. Thank you, mga kakosa. Pero una sa lahat, nais ko muna pasalamatan ng ating Panginoon sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa akin. Ito na siguro may tuturing kong pinakamaligayang karawang ko dahil kasama ko ang aking inspirasyon. Kiss! Kiss! Uy! Salam! Kiss! 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 Nakarating sa akin ang balita na pumapasok sa campus ang kapatid mo. Although hindi officially naka-enroll. Ma'am, hindi ko kayo maintindihan. 2 semester nang kick-out si Leia. Somebody told me na nagpupunta siya sa school premises kahit wala na siyang connection dito sa aming eskwelahan. Pero ma'am, may ipinapakita ko siya sa akin mga grades at pumapasok siya everyday. Fake ang pinapakita niya sa iyong grades. Miss Kasipit, kahit diploma, nabibili sa rekto. I think you have a problem with your sister. Excuse me. Ate! Pupay mo yan, Lucette! Pupay mo yan! Hindi bagay sa iyan! Lamay mo sa iyo, parang may nato! Matay na! Matay ko lang ang simula! Binigay ko sa'yo lahat! Lang pala! Loko! Tiyempang ka! Ayop! 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 Hindi mo sinasabi niya.
Malakas ako dito. Kaya libre ka makadala kahit anong oras. Ang sama-sama ng loob ko. Nagsakripisyo ko para sa kanya. Tapos panluloko lang igaganti niya sa akin. Buong buhay ko, wala na ako ibang inintindi. Mas inintindi ko pa nga sa sarili ko eh. Bigyan mo ng katwiran ng kapatid mo. Pag-usap kayo na maayos at magpatawaran. Hindi mo maaalis sa akin na magalit. Naiintindihan mo. Dito ka matulog. Aalisin ko ang galit mo. Hindi na ako mapatay ni ate. Ilipas din ang galit sa'yo noon. Magsama na tayo. Alis na ako sa bahay na to. Leia, estudyante lang ako. Wala pa akong trabaho. Magugutom lang tayo pareho. Anong gagawin ko? Humingi ka ng tawad sa ate mo. Tapos, mag-aral ka ng kahit anong gusto mong course. Masamang magalit si ate. Tiyak na parurusahan niya ako. Leia, hindi kita iiwan. Ayokong masira ang kinabukasan ng kapatid ko. Magkano ba ang kailangan mo para layuan lang si Leia? Ano po ibig sabihin nun? Babayaran kita. Iwasan mo lang si Leia. Iniinsulto niya yata pagkatao eh. Mahal ko ang kapatid ko. At lahat gagawin ko para mapabuti siya. Mahal ko rin si Leia eh. Kung talaga mahal mo ang kapatid ko, layuan mo siya. Ito ang 50,000. Siguraduhin mo na iiwasan mo siya. Ate, gusto ko sana mag-aral ulit. Yung kurso lang na kaya ng utak ko. Sorry, ate, ha? Hindi kasi ako matalino kagaya mo. Isa pang pagkakamali mo, Leia. Itatakwil na kita bilang kapatid. Hindi na talaga mauulit. Lahat ng paghihigpit, mararanasan mo na ngayon. Masyado kasi kitang binigyan ng laya, eh. Kaya hayan. Parang ibo na kawala sa hawla. Unang-una, Leia, bawal na rin yung pakikipag-boyfriend mo, ha? Ate, huwag mo naman akong gawin bilanggo. May boyfriend ako at alam mo yun. Pag sinabi ko hindi pa pwede. Saka, nakausap ko na yung Russell na yan. Pumayag sa gusto ko. Wala palang kwenta yung boyfriend mo, eh. Ano ibig mo sabihin? Biniyaran ko ang boyfriend mo para layuan ka. Hindi naman siya nagpakipot eh. Dahil nagpabayad siya. Isuli mo kay ate ang pera. Patunayan mo sa kanya na pilitang ka lang dahil pinwera sa kanya. Leia, itigin na natin to. Para sa ikatatahimik ng lahat. Kung mahal mo ko, hindi ka papayag na pakialaman tayo ng kapatid ko. Hindi ka papayag na paghiwalay niya tayo. Pabayaan mo na ako. Ha? Kung talagang tayo. Ayusin muna yung buhay mo. Hindi mo ako mahal. Katawan ko lang gusto mo. Leia, mahal kita. Pero Leia, wala sa puso ng utak ko.
Kaya tinanggap mo ang pera? Leia, malaking tulong sa akin to, sa pag-aaral ko. I'm sorry. Kapatid ko. Kamusta ka na, Leia? Mabuti. Boyfriend ko, si Angel. Magsasama na nga kami. Nagpaplano na nga kami magpakasal. Baka next year. Diba? Ne? Ang macho niya, no? Kaya nga naluka-luka ang ate mo dyan sa mentsyong yan eh, kahit na nakilala niya sa kulungan. Kulungan? Huwag mo nang urirapin. Lumaya na nga yung tao eh. Excuse me. Ako. Ako, Angel. Natakot yata yung bata nung sinabi kong galing kang bilangguan. Eh, paano? Masyado ka makatira. Palagi mo pinangungunahan eh. Eh, kasi hindi ko napigil yung bibig ko eh. Angel, ituring mong bahay mo ang tirahan namin, ha? Sige. Uy. Kuya Angel, oh. Siguro ang dami mo nang naging girlfriends, no? Hindi. Torpe nga ako sa babae. Ibig mong sabihin, si ate lang naging girlfriend mo? Sa kanya ako naging seryoso. Siya nagpatibok ng puso ko eh. Break na kami ng boyfriend ko eh. Hanap mo naman ako para maging maligaya rin ako. Iba-iba ugali ng tao. Basta ang gusto ko, yung kasing macho mo at kasing bait mo. Hoy, Leia! Oras ang trabaho, ah. Bakit dinadaldal mo ang Kuya Angel mo? Pwede ba lumabas ka na? Kung ano nung kalamdian lumalabas sa bibig nito? Kaya ka nga nahinto sa pag-aaral mo, eh. Dahil sa pal na lalaki mo. Tapos ngayon maghahalap ka pa ng boyfriend. Sinabi ba ng Diyos sa Biblia na magsiya tayo paminsan-minsan? Kuya Angel, sayaw naman tayo. Ha? Baka dumating yung ate mo, magagalit yun. Ang hirap naman kasi kay ate, siya lang gusto lumigaya. Kung sabagay, wala naman sama sa pagsasayaw, di ba? Thank you.
Join na sa ate. Masarap magsayaw. Kuya Angel, halinhinan mo nga kami isayaw ni ate. Pwede ba? Huwag mong gawing disco itong pamamahay ko. Aba, Angel. Hindi ko yata nakikita sa'yo pagiging Kristiyano. Tulad na pinapakita mo, nasa kulungan ka. Huwag mong bigyan kulungan ng pagsasayaw namin. Ah, ilagay niyo sa lugar para hindi kayo pag-isipan masama. Pinakikisama ako, kapatid mo. Binibigyan mo mali siya. May tiwala ako sa'yo. Mahal ko lang si Leia, kaya ako siya binabantayan. Saka, medyo may kilandian kasi ang kapatid ko eh. Aaminin ko naman yun eh. May delikadesa ako kahit ganito lang ako, no? At saka huwag binuhusgan ang pagiging malapit ko sa Diyos. Sorry. Angel, parang awa mo na. Huwag mo naman akong iwanan. Huwag mo akong iwanan. Pangako, di na mauulit yun. Di na ako uulit. Please, huwag mo lang akong iwan, ha? Saka alam mo, may sorpresa nga pala ako sa'yo. Kapag nagpakasala tayo, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ibibigay ka ng sasakyan. Ibibigay natin ng pera ang mga magulang sa probinsya. Huwag mo akong iwanan, please. Huwag mo akong iwanan. Hindi ako mukhang pera. Hindi naman sa ganun eh. Hindi sa ganun. Gusto ko lang lumigaya ka. Mahal kita eh. Gusto mo ko lumigaya? Bigyan mo akong tiwala at respeto para lumigaya ako. Okay. Ayaw mo akong iwan. Hindi ko kaya. Patawarin mo ko. Hindi ko na ulitin yun. Ginagawa mo rito? Umalis si ate. Malaya na tayo. Siguradong pag nalaman ng ate mo to, magagalit yun. Malalaman lang niya pag sinabi mo. Pero ako, di ko mabibig ko. Totoo, kuya? Ikaw ang nagluto nitong ulam? Oo. Sige, tikman mo. Anong lasa? Sarap. Ang sarap-sarap. Talaga? Sige, naku, kuha ka pa. Naku, kumabahan na ako niyan. Oh, ito pa. Ito mo. Na. Ayan. Ang sarap. Sarap. Sige, sige. Kain ka lang. Diyan ba ang pwesto mo? Ngayon ko lang nalaman, magaling ka pala magluto. Huwag mo kasi tulad sa ibang tao na walang alam sa pamumuhay. Inispoiled kasi kita, kaya heto, nagsisisi ako. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo inispoiled mo ako? Tapos ngayon isusumbat mo. Hindi kita susumbatan. Ang gusto ko lang sana, sana lang matauhan ka. Alam mo, ate, marami ka na nagawang mabuti sa akin. Pero sa tuwing magsasalita ka ng masakit, na kahit aso, hindi kaya malamon, nawawala lahat ng kabutihan mo na nakatanim sa utak ko.
Ramon? Ba't ang bagal-bagal mo kumilos? Ang tanga-tanga mo, araw-araw yun ang ginagawa mo, hindi pa rin makakuha. Ano ba, bilis! At ikaw, saan ka pupunta? Papalimig mo na ako, bago ako mapuno. Anong problema mo? Ikaw ang may problema! Ang litit na bagay nagkakaganyan ka? Ayaw kasi akong patahimikin ang kutob ko eh! May relasyon ba kayo ng kapatid ko? Ganyan makababa ang tingin mo sa akin? Kung puro pagdududa na sa kokote mo, mabuti pa maghiwalay na lang tayo! Nabigla lang ako. Iwasan mo kasi, Leia. Kilala ko yung kapatid ko. Walang patutunguhan itong relasyon natin kung puro pagdududa ka. Mabuti pa maghiwalay na lang tayo! Sorry. Sorry na. Uwi mo na ako sa probinsya namin. Sige, sasama ako para makilala ko magulang mo. Pabayaan mo mag-isa para makapag-isip-isip ako. Sige, kung yan ang gusto mo, yan ang susundin ko. Ipadadala ko na rin ang pera para sa magulang mo. Gamitin yung pera para sa pag-aaral ng mga bata. Magtayo ko ng tindahan para may panggastos ka pang araw-araw. Saan ka kumuha ng pera? Hindi na importante yon. Basta ang importante, gamitin mo ang pera para sa mabuti. Bumalik ka sa dati mong trabaho? May karelasyon ka na namang iba? Ano? Bakla? Babae, matrona? Sa malaking titi lang ako para sa kanila. Pagod na ako. Kumisa, nandidiri na ako sa sarili ko eh. Para ako makina na walang ginawa kundi tumira ng tumira. Nakakapagod ng manggamit. Magpasakay. Magsilungaling. Magpaikot, mambola. Di pa ako tinutuli, puta na ako. Mamamatay na yata akong puta. Bet. Hindi ako naging mabuting asawa o ama sa mga anak natin. Pero palagi mong tatandaan, hindi ko kayo pwedeng kalimutan. Kahit kailan. Kailangan totoo kong minahal. Dumating ka na pala. Nasaan natin Delia mo? Umalis. Nagpunta sa malayong lugar. Baka sino na ka sa probinsya? Hindi niya alam ang bahay ko. Sabik na ako sa'yo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Noong una, gusto ko lang makiganti kay Ate Delia. Leia, tumigil ka. Pero hinahanap ko ang ginagawa mo sa akin. Leia, pag nalaman to ng ating mga magagalit dyan. Masama akong tao, pero may konsensya naman ako. Pagbigyan mo na ako. Hindi niya malalaman. Mahal na kita eh. Libog lang yan eh.
magpakatatag ka, Nelia. Ipakukulong ko sila. Wala akong pakialam kahit padering binangga ko. Pati yung fraternity ng hayop na garet na yun, titirahin ko sila sa dyaryo. Tita, baka kung anong gawin nila sa'yo. Sanay na ako sa death threat. Saka bago nila ako galawin, uunahan ko sila. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa kahayupan nila sa'yo. Talaga? Kung ano? Simba natin. Ha? Walang hiya ka! Ang akala ko ito ng pinakamabuting lalaki para kay Nelia. Yung pala, demonyo ka! Hindi mo ako mapapakulong ng basta-basta. Wala kang ebidensya. Sige na! Dun! Naipakulong ko na sila, Nelia. Inaraw-araw ko sila sa dyaryo. Kahit papano'y naiganti na rin kita. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa'yo, tita. Kung paano kita pasasalamatan. At kung paano kita yayakapin. Tayong dalawa na lang nandito sa mundo. Iiwanan pa ba natin ang isa't isa? Hiyang-hiya ako sa'yo. I hate myself. Please forgive me. Patawarin mo ang sarili mo para magkaroon ka ng peace of mind. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa akin. Napatawad na kita. Hmm? Teka, Mama! Saan galing yan? Sinong nagpadala niyan? Bulaklak ng patayan ah! Teka, Mama, kinakausap pa kita! Bumalik ka dito! Hoy, Mama! Ano ba? Sino ba talaga nagpadala nito? Ma'am, ayaw talaga kayong tigilan eh. May panayang tawag. Pinag-iingat kayo. Hindi nila ako matatakot dahil matagal na akong takot. Nabasa niyo na po ba ang balita? Pinayagan ang pumagpiyan sa mga pinakulong ninyo. Marami na akong kinausap para hinga ng tulong. Hindi ko sila titigilan hanggat di sila nabubulok sa kulungan.
Kawawa naman siya. Sa bagay, wala siyang problema.